Nagbabalik ang PTV Balita Ngayon. Binigyan diin ni Defense Secretary Gilberto Chiroro Jr. ang kahalagahan ng pagdalo ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialogue sa Singapore. Ayon sa kalihim, itinuturing na isa sa pinaka-significant security and defense gathering sa Asia ang naturang pagtitipon. Magsisilbi din aniya itong platform para maisulong ng Pangulo ang interes at posisyon ng Pilipinas sa usapin ng international security at defense. Mapapatita nakatakdang magbigay ng talumpati ang Pangulo sa naturang pagtitipon upang mapatibay ang pakikipag-ugnayan sa mga bansa sa rehiyon at mapahupa ang anumang tensyon. Malugod na tinanggap ng pamunuan ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang pagkakatalaga kay retired Marikina RTC Judge Felix Reyes bilang bagong chairman. Ayon kay PCSO General Manager Mel Robles, malaking tulong ang pag-upo ni Reyes upang mapalawak pa ang paghahatid ng tulong sa mga mahihirap. Sapat rin aniya ang pagiging dating hukom ni Reyes upang mapaganda ang kanilang mga programa. Una lang sinabi ni Reyes na kailangan palawakin pa ang pagtulong sa mga mahihirap sa pamamagitan ng maayos na komunikasyon sa mga sakay nito sa iba't ibang lugar sa bansa. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Julius Pacot ng PTV Davao. Mayong adlaw, giinagurohan itong adlang Lunes ang Instructors Barracks sa 10th Infantry Division Training School Annex sa Sitio Tiril, Barangay Kapatagan, Digo City, Davao del Sur. Dakong tabang ang maong bagong barracks alang sa pagpalambo sa katakos sa mga personay sa 10th Infantry Division Training School ug Agila Division. Kinialang sa mga trainers sa 10th Infantry Division personnel ug CAFGO Active Auxiliary nga ginapailam sa basic military training dinhi sa rehiyon. Mapasalamaton mga opisyal sa 10th ID sa ginapakita nga suporta sa ilang National Headquarters sanglit dakong moral booster sa ilang mga personahe ang maong bagong pasilidad. Samtang mukabat sa 450 kilograms sa basura ang nakolekta sa Isko Basurero Volunteers atong sa Gimong Clean Up Drive ni atong adlang Lunes, Mayo 27 sa Kadagatan, da sa Gumasa sa Glan Sarangani. Kada subay sa selebrasyon sa Sarangani Bay Festival sa Sarangani Province, maabot sa 60 ka mga Isko Basurero ang nisalmot sa mga aktibidad nga gikan sa managlaing organisasyon ug bantay dagat member sa mga probinsya. Ang mga basurang nakuha nila gilangkuban sa mga botilya nga sa ilimnon, food wrappers, upo sa sigarilyo ug ban pa. Kauban usab sa among aktibidad ang DNR-12, Philippine Coast Guard ug ubang estudyante sa Mindanao State University, General Santos City. Tingua sa nga maprotektahan ang marine resources sa kadagatan ug ang hingusgan ang pagbawal sa single-use plastic sa maong lugar. Ug mao kadtong mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao. Ako si Julius Pacot, mayong adlaw. Sagang salamat, Julius Pacot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.